nagsisimula ang pelikula sa isang kasal, lahat ng tao na dumalo ay masigla at masaya kasama ang lahat na may magandang oras. Super happy din ang parents ng bride na mula sa mayaman at sikat na pamilya. Habang ang lahat ay nasisiyahan sa isang mga awit na gumaganap sa entablado, isang bagay ang naganap na hindi inaasahang mangyayari. Ang tatay ng bride ay pinatay nang walang nakakaalam kung sino ang pumatay. Si Vincent Brazil, isang tunay na dalubhasa sa pagpatay, ay nagkukunwaring isang waiter at siya ang gumagawa sa pagpatay. Pagkatapos nito, mabilis siyang umalis. Napansin ng mga security guard ang sitwasyon at sinimulang habulin si Vincent. Siya ay sumugod patungo sa kusina, at ang ilan sa mga gwardya ay naabutan siya at sinubukang labanan siya, ngunit si Vincent, na parang isang superhero, ay madaling binugbog sila at naglakad palabas ng gusali, kumikilos na parang walang nangyari. Nang matapos ang misyon, siya ay bumalik sa kanyang apartment. Ngayon sa ibang bahagi ng bayan, makikita natin ang isang dating asasin na nagngangalang Roland Flynn. Inaalagaan niya ang kanyang asawang si Anna, na nakomod dahil inaabuso ito ng isang malaking drug boss. Higit pa riyan, may mga baluktot na pulis na gusto siyang patayin dahil naibunyag niya ang mga ebidensya tungkol sa kanilang maruming gawa. Dinadala tayo ng kwento sa ibang bahagi ng eksena. May isang makapangyarihang tao sa Interpol na pinangalan ng Wilson Herod, at isang binatang lalaki na pinapagalitan niya. Siya ay nagalit sa dalawa niyang tauhan dahil ang kanilang mga maruming gawain ay naibunyag sa media, salamat kay Flint. Lumalabas, hindi lamang naibunyag ni Flint ang kanilang maruming gawain, ngunit nakuha din niya ang kanilang mga pera. Kaya't si Wilson at ang kanyang mga tauhan ay kumilos upang subaybayan siya at maibalik ang kanilang maruming pera. Ang isa sa mga tauhan ni Wilson na nagngangalang Godfrey ay nakaisip ng isang ideya. Sinabi niya kay Wilson na dapat nilang subukang akitin si Flint mula sa pagtatago. Ang isa pa sa mga kaibigan ni Wilson na si Shell ay mabilis na nagmumungkahi na gamitin nila si Polo Yakur, isang drug lord na inabuso ang asawa ni Flint na naging dahilan ng koma nito. Plano ni Wilson at ng kanyang mga tauhan na palayain si Polo sa bilangguan, dahil alam nila na galit si Flint kay Polo at gusto niyang maghihiganti. Lumipat ang eksena sa isang babae na nagngangalang Mrs. Pavlesco na nagmamay-ari ng motel kung saan doon nakatira si Flint. Ipinaalam niya kay Flint na may isang lalaki na gustong makipagkita sa kanya. Kaya't sumakay si Flint sa kanyang sasakyan, nagmamadaling makipagkita sa lalaking ito, at tinutukan pa ng baril ang ulo ng lalaki, hinihiling na malaman kung ano ang gusto niya. Ang lalaking ito na si Cooley ay nagpakilala at sinabing gusto niyang kunin si Flint para patayin si Polo Yakur na malapit nang makalabas sa kulungan. Pinatamis niya ang deal na may $1,000,000 na bayad kung magagawa ni Flint ang misyon, ngunit may naaamoy si Flint na hindi kapanipaniwala at tinanggihan ito, at sinabing tapos na siya sa mga bagay na mamamatay tao. Samantala, nariyan si Vincent na pumupunta sa antigong tindahan na nakikipagkita sa taong nagngangalang Nalbandian. Katatapos lang ng trabaho ni Vincent at narito siya para kunin ang bayad. Ngayon, may isa pang ipapatrabaho si Nalbandian para sa kanya, kailangan niyang patayin si Polo Yakur. At kung magawa niya ito, nag-aalok siya ng isang bag ng mga diamante na nagkakahalaga ng kalahating $1,000,000 para sa trabaho. Mataas ang interes ni Vincent, at nagpa siya siyang tanggapin ang alok. Kaya pagkatapos ng kanilang pag-uusap, bumalik si Vincent sa kanyang apartment. Sa apartment, naghihintay doon ang kapitbahay niya, isang babaeng nagngangalang October. Isa palang babaeng bayaran si October, at kasama niya ang isang bugaw na si Daniel. Nagkwentuhan sila ng kaunti bago pumasok si Vincent sa kanyang kwarto at itinago ang brilyante na binigay sa kanya ni Nalbandian kanina. Sa ibang lugar, sa wakas ay nakalabas na si Polo Yakur sa kulungan pagkatapos ng medyo maikling panahon. At doon nagsimulang isipin ni Flint, ang kanyang pangunahing kaaway, ang nakaraan. Minsang pumasok si Polo at ang kanyang barkada sa bahay ni Flint, pinahirapan ang kanyang asawa sa harap niya mismo. Hindi maalis ni Flint ang alaalang iyon, at nagpa siya siyang tanggapin ang alok ni Cooley. Tinawagan ni Flint si Cooley, ngunit narito ang twist, sinabi ni Cooley na ang trabaho ay tinanggap na ng ibang tao, si Vincent, ang parehong lalaki na katulad niyang asasin. Ngunit wala nang pakialam si Flint tungkol sa pera, hindi na niya hinahangad ang gantimpala, gusto niya lang malaman kung nasaan si Polo. Si Cooley ay hindi eksaktong natuwa noong una dahil gusto lang ni Flint na maghihiganti, ngunit nang sabihin ni Flint ang kwento tungkol sa nangyari sa kanyang asawa, si Cooley ay pumayag.
Ibinigay pa niya kay Flint ang isang sniper rifle, ang parehong baril na ginamit niya para sa kanyang mga misyon. Bago niya makuha ang kanyang bayad, nag-set up si Flint ng nakatagong kamera sa silid ni Anna at hiniling kay Mrs. Pavlasco na bantayan siya saglit. Ang susunod na araw ay dumating na, at ngayon ay sinabi ni Nalbandian kay Vincent na si Polo ay nasa courthouse kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Danzo. Nagsimulang maghanda na si Vincent ng plano para patayin si Polo doon. Pagkatapos natanggap na ni Flint ang parehong sniper mula kay Cooley, naayos na niya ang kanyang sniper rifle, nakatutok mismo sa courthouse, handa nang barilin si Polo. Kaya't sa wakas ay lumabas si Polo at Danzo sa courthouse, at kinuha ni Flint ang kanyang pagbaril, ngunit hindi niya natamaan ang target na si Polo at sa halip ay natamaan niya ang van ni Vincent na biglang dumaan. Ang buong bagay ay naging magulo, dahil ang pagbaril ni Vincent kay Polo ay tumama kay Danzo. Ngunit walang pakialam si Flint, at sumugod siya sa lansangan, na gustong patayin si Polo sa oras na iyon. Ngunit si Godfrey at ang mga tauhan niya ay nakita nila si Flint at pinagbabaril nila ito. Nakatago na pala ang mga lalaking iyon malapit sa courthouse, naghihintay ng tamang sandali. Nagsisimula na ring magpakita ang mga pulis, salamat sa mga putok ng baril, ngunit kahit papaano ay nakabangon muli si Flint, lumayo roon bago siya mahuli ng pulis. Sina Godfrey at Shell, na nabigo sa pagpatay kay Flint, nagmamadali din silang tumakas, at iniwan nila ang kotse na sinasakyan nila para hindi sila mahuli ng pulisya. Samantala, sobrang nalungkot si Polo sa pagkamatay ni Danzo, nasasaktan siya ng husto. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na hukayin kung sino ang nasa likod ng pamamaril. Buong lakas siyang maghihiganti sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Sa ibang lugar, ginagamot ni Flint ang isang tama ng baril sa kanyang braso, at tinulungan siya ng isang tao, na walang iba kundi si Kali. Samantala, pabalik sa apartment ni Vincent, siya ay galit na galit dahil walang awa na binugbog ni Daniel si October, na ang kanyang kapitbahay. Hindi niya kayang tingnan ang ginawa ni Daniel kay October, kaya kinuha ni Vincent ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay at binugbog si Daniel, at pinalayas siya. Pagkatapos ay hiniling niya kay October na manatili sa kanyang apartment ng ilang araw para hindi na siya balikan ni Daniel. Magalang na pinapapasok ni Vincent si October, ngunit mayroon siyang rules sa kanyang apartment, dapat hindi siya mangingialam sa kanyang mga gamit. Tumunog ang telepono ni Vincent at sinabihan siya ni Nalbandian na tapusin ang kanyang trabaho sa lalong madaling panahon dahil pinipilit siya ng kanyang kliyente. Ngayon, ibinunyag din ni Nalbandian kung nasaan si Polo, kaya pumunta si Vincent sa lugar na iyon, iniwan niya si October sa kanyang apartment. Samantala, unang dumating si Flint kay Vincent at pinabagsak ang mga tauhan ni Polo na nagbabantay sa lugar. Pumasok siya sa gusali, sinusubukang hanapin si Polo, ngunit si Vincent ay biglang dumating sa eksena. Nagsisimula ang isang mahusay na labanan sa pagitan ng dalawang bihasang mamamatay tao, pinapakita ang kanilang husay sa paggamit ng baril at lahat ng mga kasanayan. Sa wakas, pareho nilang itinutok ang kanilang mga baril sa isa't isa at napagtanto na sila ay naroon para patayin ang parehong target. Ibinunyag ni Flint na gusto niyang patayin si Polo dahil sa ginawa niya sa kanyang asawa at kung paano niya ito iniwan sa Como. Wala siyang hinihinging kapalit, kundi hustisya lang. Naunawaan nito ni Vincent, nakita niyang pareho ang gusto nilang mangyari, nakunin ang ulo ni Polo. Nagpa siya silang magsama-sama, at ito ay isang nakamamatay na alyansa. Ito ay isang win-win situation, maghihiganti si Flint, makukuha naman ni Vincent ang pera na patong sa ulo ni Polo, at pareho silang eksperto sa larong pagpatay. Kaya mas mabuting mag-ingat si Polo at ang kanyang grupo. Hindi nagtagal, nagtungo sina Flint at Vincent sa nagbebenta ng armas, isang lalaking nagngangalang Bartok, na kasabwat ni Polo. Naging marahas si Flint, itinutok niya ang baril kay Bartok at pinilit siyang ibunyag kung nasaan si Polo. Si Vincent, gayunpaman, ay naging marahas din at pinatay si Bartok. Hindi iyon nagustuhan ni Flint dahil wala pa rin silang ideya kung nasaan si Polo. Pero may ideya si Vincent. Iminumungkahi niya na makakuha sila ng mga matataas na armas, kabilang ang magarbong bagong laser rifle mula sa gun store ni Bartok. Ngunit sa ganoong paraan, ang buong bagay ay maaaring magmukhang isang pagnanakaw. Sa ibang eksena, sa wakas ay alam na ni Polo kung sino ang bumaril sa kanyang nakababatang kapatid. Ang bumaril ay walang iba kundi si Vincent. Kaya inutusan niya ang kanyang grupo na hanapin si Vincent at alisin siya sa mapa.
Samantala, bumalik si Vincent sa kanyang apartment at inaalagaan niya doon si October, na talagang nasaktan dahil sa ginawa ni Daniel sa kanya. May heart-to-heart na pag-uusap sila na nagpapalapit sa kanila. Ngayon, nalaman ni Cooley na ang nagbigay kay Flint ng misyon para patayin si Polo, na nakikipagtambalan si Flint kay Vincent, na isang numero unong hitman. Iminumungkahi ni Cooley na dapat nalang umatras si Flint at hayaan si Vincent na pangasiwaan si Polo ng solo, ngunit may mas malaking plano si Flint. Hindi lang si Polo ang habol niya, gusto niyang maghihiganti laban kay Wilson at sa kanyang mga tauhan, na mga maruruming pulis. Alam ni Flint na hindi sila titigil hanggat hindi nila na ibabalik ang kanilang pera. Kaya plano niyang pasukin ang hideout ni Wilson, pagbantaan siya at ang kanyang pamilya, at sasabihan niya siya na huwag mangingialam para walang masaktan. Kinabukasan, talagang galit na galit si Wilson. Galit na galit siya dahil nagkaroon ng lakas ng loob si Flint na pumasok sa kanyang bahay at pananakot sa kanya. Kaya inutusan niya sina Godfrey at Shell, dapat nilang patayin si Flint sa loob ng 2 araw. Si Polo at ang kanyang grupo ay nakakuha ng balita na alam ni Nalbandian ang tungkol kay Vincent, kaya nakipagtulungan sina Godfrey at Shell sa kanilang mga crew at nag-alok ng deal kay Polo. Gusto nilang magtulungan para mahuli si Flint at wakasan siya. Nangako sila kay Polo ng panghabang buhay na kaligtasan kung tutulungan niya silang alisin si Flint. Hindi nag-aaksaya ng oras si Polo, pumayag siya pero gusto niyang malaman kung nasaan si Vincent. Ngayon ay nakipagnegosasyon si Nalbandian kay Polo, na nagsasabing sasabihin niya ang lokasyon ni Vincent kung magbabayad si Polo. Sa susunod na eksena, nahuli ni Polo at ng kanyang mga tauhan si Cooley, ang taong nag-scout ng mga bagay-bagay. Pinahirapan nila siya para makakuha ng impormasyon tungkol kay Flint at pagkatapos ay pinatay nila si Cooley. Samantala, sinabihan ni Nalbandian si Vincent sa bagong plano. Gusto niyang tumulong si Vincent na magtakda ng bitag para kay Flint sa City Hall. Plano nilang gamitin si Polo bilang bitag para akitin si Flint mula sa pagtatago. Ngayon ay handa na si Nalbandian na magbigay ng mas malaking reward para pumayag lang si Vincent. Pinag-isipan nito ni Vincent at sa huli ay pumayag. Kaya nakipag-ugnayan si Vincent kay Flint, ibinunyag niya ang lokasyon na pupuntahan ni Polo sa City Hall kinabukasan at hiniling niya kay Flint na pumunta para patayin si Polo. Pero teka, may drama pa. Makikita natin si Daniel, ang lalaking binugbog ni Vincent. Siya ay talagang galit kay Vincent at sinabi niya kay Polo ang address ni Vincent. Kaya't dumating ang susunod na araw, at handa na sina Flint at Vincent na isagawa ang kanilang mga plano, bawat isa sa kanilang sariling lugar. Habang naghahanda si Flint na hanapin si Polo, napapikit siya nang wala sa oras. Ang grupo ni Polo ay napansin siya, na tinulungan ng ilan sa mga maruruming pulis na nagbabalak na patayin si Flint. Si Flint ay nag-iisa, at ito ay isang mahirap na laban. Siya ay nakikipaglaban na parang baliw, ngunit natalo nila si Flint at nahuli siya. Habang kaharap ni Flint si Polo, naisip ni Flint si Vincent, ang lalaking nag-double-cross sa kanya para sa kanyang sariling pakinabang. Samantala, tapos na si Vincent sa trabaho niya kay Nalbandian at pumunta siya sa kanya para mabayaran. Ngunit pagkatapos ay isang tawag ang dumating, pumasok si Polo sa apartment ni Vincent, at hawak nila ngayon si October. Nagmamadaling umuwi si Vincent sa apartment. Pagdating niya doon, gayunpaman, hindi na gumagalaw si October sa kanyang kama, at wala na si Polo doon. Galit na galit si Vincent. Bumalik siya kay Nalbandian at ibinalik ang pera. Hindi na siya naghahangad ng pera, gusto niyang malaman kung saan dinala ng mga baluktot na pulis si Flint. Ngayon, sa ilang abandonadong pabrika, sina Godfrey at Shell ay talagang nagpapahirap kay Flint. Pinapahirapan nila siya para sa impormasyon tungkol sa perang kinuha niya. Gayunpaman, hindi sila pinapayagan ni Flint na malaman kung nasaan ang pera. Siya ay nagsasabi sa kanila na sinunog niya ang lahat ng maruming pera, kaya binugbog nila siya ng husto. Handa na silang patayin siya, ngunit sa takdang panahon, pumasok si Vincent, nagliliyab ang mga baril. Pinatay niya si Godfrey at ang kanyang mga tauhan. Lumapit si Vincent kay Flint, humihingi ng paumanhin sa pag-setup sa kanya at nangako na tutulungan siyang maghihiganti kay Polo para sa kanyang pagkakamali. Pinapatawad siya ni Flint at hindi siya nagtatanim ng sama ng loob. Nauunawaan niya, at may isa pang pag-aalala si Flint, baka pinatay na ni Polo si Anna.
Tinawagan niya si Mrs. Pavlescu, na nagmamakaawa sa kanya na kunin si Anna sa kanyang apartment, ngunit si Polo at ang kanyang mga grupo ay naunang pumunta doon at pinatay si Mrs. Pavlescu nang walang pagdadalawang isip. Napagtanto ni Flint ang nangyari at sinabihan si Vincent na pumunta kaagad sa kanyang lugar. Kinabukasan, dumating sila sa lugar ni Flint para iligtas si Anna. Sinimulan nilang suriin ang mga bagay-bagay, gumawa ng plano bago sumabak sa aksyon. Hindi nagtagal, nakuha ni Flint ang video na ito mula kay Polo. Ipinapakita nito na nakuha ni Polo si Anna na bihag at hinihiling kay Flint na isuko ang sarili sa loob ng 15 minuto, at kung hindi siya susuko papatayin nila si Anna. Wala silang ibang pagpipilian, kinailangan nilang sumuko kay Polo at sa kanyang grupo. Sinabi ni Polo sa kanyang mga tauhan na kunin sina Flint at Vincent, ngunit ang dalawang ito ay hindi susuko nang walang laban. Mayroon silang isang panlilin lang sa kanilang mga manggas, isang remote-controlled na laser rifle mula sa gun store ni Bartok ang ginamit nila. Gumagawa si Flint ng kanyang mahika, na kinokontrol ang rifle upang patayin ang mga tauhan ni Polo, habang si Vincent ang lumalaban sa iba. Pagkatapos ng isang mabangis na showdown, pinagbantaan ni Flint si Polo gamit ang isang punyal at hiniling sa kanya na humingi ng tawad kay Anna bago siya mamatay. Maya-maya pa, pinatay ni Vincent si Daniel, ang lalaking nagbunyag sa kanyang address kay Polo. Dahil kay Daniel, namatay si October sa kamay ni Polo. Si Flint naman ay naghahanda na. Gamit ang kanyang sniper rifle, isinasagawa niya ang kanyang sariling hustisya, pinatay si Wilson, ang tiwaling opisyal ng pulisya. Ang pelikula ay nagtatapos sa pagsisindi ng kandila ni Vincent sa alaala ni October. Kahit na ang kanilang oras ay maikli, ang kanyang pagkawala ay tumama sa kanya, at sinisisi niya ang kanyang sarili sa nangyari. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.